Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon guys, pag-usapan muna natin yung about sa ating piston. So, ito yung piston ng makina guys. So iba't iba ang size, kung malaki man ang makina, malaki rin yung piston natin. So ito yung nag-move dun sa ating cylinder. Taas-baba. Yan. So, taas-baba yan sa cylinder. Tapos, habang taas-baba ang ating piston, ang ating namang connecting rod, maganyan. So, ayan. Yun yung operation ng ating makina. Ngayon, so, may nakabaklas naman tayong makina. Ito yung piston na tinanggal natin. So ayan. So parts pa lang ng piston. Meron tayong mga piston ring. So may ring. Tatlo po. First, then second, tapos third. So ang third ring natin may ano yan, expander. Bali yan ang tinatawag na oil ring. Ito. Yung third ring natin. Tapos, ito yung piston head. Ang head niya. Tapos, ito naman yung skirt. Piston skirt. Tapos, yung sa baba. Ito, sa loob. Yan yung piston pin. So, yan yung pin na nag-connect sa ating connecting rod. Connecting rod to. Ito. So, yung movement nating piston, taas, baba. Ngayon, sa taas ng ating piston, dito nangyayari yung ating combustion. Yung pagsunog ng ating fuel. An air mixture. So, dito nangyayari yung sunog sa taas. So, pagka nasunog na yun, ang nangyari niyan, bababa yung ating piston. Tapos, dahil sa lakas ng pagsabog ng ating fuel and air mixture, so, doon nangyayari yung expansion of gases. So, nag-expand yung gas doon dahil sa explosion or combustion. So, ang mangyayari, bababa ang ating piston. So, bababa. Pagbaba niya, diba matutulak niya yung connecting rod. So, kasi meron niyang crankshaft. Yan. So, nakakabit yung ating connecting rod yan. So, iikot yung ating makina. So, ganun. Apat naman na piston to. So, tuloy-tuloy ang ikot. Habang merong explosion na nangyayari or combustion na nangyayari dito sa ating combustion chamber sa ating piston sa taas. So ayan. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung iba't ibang klase ng ating piston. So ito ang na-type na piston sa ating tong 4GE1. So ganyan yung head niya, yung combustion chamber. Diba, iba yung combustion chamber naman ito. Ayan, buo. Ayan. Usually ito, ganito mga bagong design ng combustion chamber. Tapos ito naman iba rin. Pinaka-center yung combustion chamber. Tapos, ito naman. Bilog. Tapos, hindi nakasentro. May konting difference. So, iba-iba yung piston natin. Tapos, ito naman is mahaba yung skirt. Ito, halos walang skirt. Ayan, halos wala. Ito naman, mayroon onte. Ito naman,
meron. So ganyan yung ano niya. Tapos ito yung bagong design. Pakita ko sa inyo. So ano ba ang nakakaiba nito? Itong piston na to, meron siyang graphite coated. So mas matibay ang ganitong piston, or mas ano siya, hindi madaling mag-wear and tear kasi may graphite coated to eh, yung skirt niya. So yan, graphite coated siya. Ito yung piston ng ating 4GB1 engine. Ito sa 4GB1 4GB1 4GG1 4GE1. Ito naman sa ating 4GH1 engine. So ayan, magkaiba-iba yung design ng piston nila. Ang mas maganda yung design sa tingin ko ah, based on dun sa mga magandang design to create a magandang combustion, ito si piston na to. Kasi may ano, clotoid curve po, improve yung ano niya design. So yung explosion na nagaganap, maganda yung distribution kasi nasa ano eh, nasa sentro yung combustion chamber. Tapos ano siya, distributed ang power or explosion na nagaganap. Tapos may ano siya, graphite coated. So kung tanggalin natin yung piston pin, ganyan lang. Ayan yung pin niya. Pang piston ring naman tayo. Ang piston ring natin, during compression, ito yung nagsiseld ng hangin. Tapos during combustion rin, ito rin yung nagsiseld ng expansion gas. So hangin pa rin. So para walang escape pababa yung power natin. Pero may clearance naman to eh. Although may clearance yan, pag nasa loob to ng cylinder, sobrang liit lang clearance nito. Nasa 0.25 to 0.5 millimeter. So ganito lang. So ayan, kaya pag sira ng ating ano, ating piston ring, yun yung tinatawag na blue bike. Pag sira ang ating piston ring, ibig sabihin marami yung nagli-leak sa ating combustion papunta sa ating crankcase sa baba. So dito yung dumadaan sa ating piston ring, yung tinatawag na blow by. Ayun. So blow by gas will escape this clearance. So mas malaki yung clearance nito ngayon. Ang blow by gas, or tinatawag nating escape ng gases combustion, dito dadaan sa piston ring. Sabihin natin over na siya sa acceptable limit ng ating blue by. Ibig sabihin maluwag na ang ating piston ring yan, or may gas-gas dito sa piston ring natin at saka yung sa cylinder. So mangyayari doon, mas malakas yung escape ng gas. So maglulus na yung power niya. Tapos loose na rin yung compression. Usually pag loose ang compression mo, mangyayari loose rin yung power. So ganyan yung mangyayari. Kaya mag-overhaul tayo pag mag-loose na yung compression, or low compression then low na rin ang power. So dalawa yun, pag low ang compression, low rin ang power. So ayun, so blue by gas will escape in the gap of our piston ring papunta sa ating crankcase. Tapos dun sa ating crankcase, lalabas man talaga yun. So maghanap yun ng daanan, usually sa dipstick.
At saka meron talaga ang daanan ng ating Dubai gas dun sa ating PCB. Yun ang tinatawag na positive crankcase ventilation. PCB. Shout out kay Kulot o kay Buscado o kay George. Kung paklasin natin tong piston na to at saka yung buo niya kasama yung connecting rod, ito na yun. Ito yung connecting rod ng ating piston. Yan, big end dito ato sa small end. Ito yung sa piston pin natin. Ka, ano. Tapos ito yung sa crank pin. So, pakita ko yung crank pin ng ating crankshaft. Ito yun. Crank pin. So dito yung nakalagay yung piston big end. So ito yung piston pin natin. So yan siya. Piston pin. So may mga lock yan. Sa gilid. Ito yun. Ano? Yan yung piston pin lock niya. So yung piston type natin ngayon, yung connection niya sa piston pin at connecting rod is floating type. So freely to rotate or freely to slide tong ating piston at saka connecting rod at saka yung pin. So yan ang tawag na floating type. So ito na yung ating piston ring. Taas baba ang movement dito, reciprocating sa ating cylinder. So ayun. So yun lahat. Sana may natutunan kayo dun.